Kami po mapagpalang maga sa ating lahat. Tayo po muna ay aawit sa ating Diyos bago po tayo dumako sa kanyang mga salita. Tulungan mo kami na ang mga pagkukulang ngayon ay ikaw ang magpuno
sa pamamagitan ng pagbabago mo sa aming mga puso at isipan. Diyos, dalagila at abad, buksan mo po ang puso at isip ng bawat isang narito. Ang bawat isang pagkakapakinig ng iyong mga salita. Hayaan mo na ang kapangyarihan ng salita mo ang siyang maranasan, madama ng bawat isang makakapakinig nito. Patuloy mo kaming bantayan sa buong maghapon na aming Diyos. Habang kami nag-aaral ang iyong mga salita, patuloy na ang Banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming mga buhay. At maging banal ang tahanan mo na patuloy na tatahanan ngayon ay ang aming mga puso. Pagindapatin mo po kami, pagimbanalin mo ang bawat isa at ang bawat akma namin ay patuloy lamang na ikaw ang siyang mamaralan na dakila at patuloy mo. Salamat po sa iyo, aming Ama sa umagang ito. Ito po ang aming samutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, ang bawat isa ay makakaupo na. First Corinthians, okay po ang mga banal na kasulatan. Yung wala pong Bible, ayan, may Bible po doon. Dalawa po yun, isang English, isang Tagalog. At magbukas po kayo sa aklat po ng unang Korinto, kabanatang 3, talatang 15. Isang verses lamang po ito. Dalawa po ito, verse 17. May example naman yung verse 17. Isa lang po ang ating tatapusin sa umaga nito. Ayos ko pong bigyan ang diling sa inyo ang patungkol sa ating templo, sa templo ng Diyos. Sino nga ba ito? First Corinthians chapter 3, verse 16. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas. So, yun awa ang maging dalangin ng bawat isa sa atin. Sa paglilingkod po natin sa Diyos, mga kapatid, tandaan lamang po natin na hindi po ito biro. Hindi po ito yung gusto mo lang kayong bukasin. Sa paglilingkod natin sa Diyos, ito yung pag-aalay ng buhay. Hindi naman po ito yung laulangin na paglilingkod ka ngayong buwan sa loob ng isang taong paglilingkod ka at kapag ikaw ay napagod, bigla ka na naaalis at kakalimutan mo na ang lahat, mabaliwalay. Hindi ito biro, hindi ito yung kung kailan mo lang gusto, kundi ito yung simula ng ikaw ay mag-alay ng iyong buhay sa Diyos. Tutunganin. Sapagkat hindi si Jesus, hindi siya nagbiro nung nag-alay siya ng kanyang buhay. Totoo siyang namatay sa cross para sa atin. Tapos tayo gagawin lang natin biro. Diba? Marami pa po tayong dapat na matutunan. Habang tayo ay nabubuhay, sabi ko nga noong Thursday, if you want to be a true and successful leader, anong kasunod? Keep fighting until you win. Yun po ang motto ng UBCI, ng GMA at ng San Pedro sa bawat leaders. If you want to be a true and successful leader, keep fighting until you win. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Kung nais mong maging totoo kang leader, kung nais mong maging totoo kang magagawa, kung nais mong maging totoo kang lingkod ng Diyos, kung nais mo rin maging totoong Kristiyano, panatilihin mo, ingatan mo ang pakikipagdigma sa sanlibutan ito. Ipagpatuloy mo ang pakikipagbak mo sa sanlibutan ito hanggang sa makamit mo ang tagumpay. Yun po ang tunay at totoong nandirigma. So ang sabi rito sa 1 Corinto chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Sabi sa English translation, you do not know that your body is a temple of the
Holy Spirit which is in you. Ayan. Namumuhay sa inyo, nananahan sa inyo. Ang sabi ng Bible, ako ay banal, kaya dapat din naman na kayo ay banal, katulad na ng Ama sa langit. Hindi man tayo perfectong banal, subalit, ang sabi ko nun, habang tayo ay narito pa sa lupa, ay pinagiging banal tayo. Bakit? Yung lahat ng dati mong pagkatao ay unti-unti yung mawawala. Unti-unting aalisin lahat ng mga bisyo mo. Sapagkat tandaan po natin na tayo ay templo. Kaya nga, ang iglesia ng Diyos ay hindi mo yung building na kukuha nyo. Hindi yung building, kundi yung katawan ko ng bawat isa. Kalipunan ng bawat mananampalataya kay Kristo. Yung po ang tunay na iglesia. Hindi po yung palalaking, paglalaki ng building. Kasi ang iglesia, iglesias po ito sa Greek word. Ito po ay kalipunan ng mananampalataya. So tayo, yung templo ng Espiritu ng Diyos. At ang verses na ito ay binibigyan din dito ay ang buong kapulungan ng mga mananampalataya bilang templo ng Diyos at bilang tahanan ng Espiritu Santo. So, sa ating palagay, kalugod-lugod ba na ang tahanan ng Diyos ay sira? Diba? Kalugod-lugod ba na ang tahanan ng Espiritu ng Diyos ay hindi nakikita ang pagiging totoong Kristiyano? So, ang sabi doon sa verse 9 ng 1 Corinto chapter 3, kami parihong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang usali ng Diyos. So, ipinapaliwanag. Tandaan po natin na ipinapaliwanag ng Biblia na ikaw at ako, yung iyong sarili, yung sarili ko, yung sarili ng bawat isa sa atin, yun ang itinuturing na templo ng Espiritu ng Diyos. So kapag ka ikaw ay templo ng Espiritu ng Diyos, dapat nakikita sa iyo ang isang tunay na halimbawa. Bilang ikaw ay templo ng Espiritu ng Diyos. Meron lamang pong dalawang punto ang aking iiwan at upang maunawaan, maliwanagan po natin kung ano talaga yung ginagawa natin sa ating sariling katawan. Kung ano talaga yung ginagawa natin sa templo ng Diyos. Una, kayo'y templo ng Diyos. Kayo, ikaw at ako, yung sarili natin ang tinutukoy na templo ng Diyos. 2 Corinthians chapter 6 verse 15 to 16. Ang sabi po rito, maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng mananampalataya sa di nananampalataya o ng templo ng Diyos sa Diyos, Diyosa ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Ayan, pangako po ng Diyos sa kanyang banalang kasulatan. Ang sabi, mananahan siya sa atin. Maaari bang magsama? Kaya, wala akong masama na magsama. Huwag lang makisama. Ang malungkot, alam niyo, sa totoo lang, hindi mo ito dapat ang topic. Kasi yun ngayon, last Sunday. Kung bakit pinago ko ng Diyos, pinago ng Espiritu ng Diyos, kaya ito na isip ko. Kasi meron na po akong nakanta.
Pero hindi naman. At hanggang sa kanina umaga, hindi na makisip. Kasi tagal. Sabi ko, Teta, alisin ko, linisin ko muna, isip ko, medyo wala akong kumang kakahimitan, medyo wala naman akong iniisip. Basta iniisip ko lang, yung paano ang flow nung magiging sermon kasi may outline na po ako. Pero wala mo eh, talagang linako. Hanggang sa kanilang umaga, biglang lumating na nabago po talaga ating pag-usus. So, buong buwan ng July, abang ka mag-spirit ang ating tatalakay. Kasi medyo maraming dapat pag-uwin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sisimulan po natin ngayon. So, ang sabi ka nun sa verse 15, maaari bang magsama ang maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Ano ang kaugnayan ng pananampalataya sa pananampalataya? So, hindi maaaring magsama si Satanas at saka si Kristo. Diba? Dahil si Satanas ay tinalo na po yan ng ating Panginoong Jesus. Kaya wala na siyang kapangyarihan. At ang pananampalataya sa hindi pananampalataya. Sa totoo lang, wala akong masama na ikaw ay kaibigan mo siya, kakilala mo siya, kabatian mo siya. Normal lang yun, sapagkat ikaw bilang mananampalataya, gagamitin ka ng Espiritu. Gagamitin ka ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo, ay kikilos siya sa puso mo kung ikaw ay totoong mananampalataya. At yung hindi mananampalataya ang dapat na maakay mo, hindi dapat ikaw. Ang tunay na mananampalataya, dito pa lang tayo sa mananampalataya, hindi pa tayo sa mga magagawa. Ang tunay na mananampalataya kay Kristo Jesus, ikaw ang dapat na umakay sa kanila sa matuwid na landas. Ikaw ang magiging mabuting halimbawa sa kanila sa matuwid na landas. Sapagkat ang katawan mo, ang katawan ko ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi ng Diyos na makasanglibutan. Ano ba ang Diyos na makasanglibutan? Lahat ng bisyo ay nasa kanya. Lahat ng gawain ng pagkasanlibutan at ng makasalanan ay nasa kanila. Andyan yung pamumura, andyan yung pamumuray ng taluwas sa kalooban ng Diyos. Andyan yung lahat ng bisyo nasa sa kanila. So, ikaw bilang ikaw ay tunay na mananampalataya, kontrolado man na ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Tinanggap mo na siya eh. So, kapag ka alam mo na ang kaibigan mo ay makasanlibutan, please lang, hindi ikaw ang dapat na sumunod sa kanya. Ang sabi niya, walang masama sa pakikisama. Huwag ka lang makisama. Diba sabi sa Romans? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed and renewed in your mind. Huwag ka nang makisama. Huwag ka nang makihalubilo. Huwag ka nang sumunod. Huwag ka nang makiayon. Yun ang tamang termino. Romans chapter 1. Huwag ka nang makiaya. Romans chapter 2 pala. Huwag ka nang makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Bagkos magbago ka na ng pag-iisip. So kung alam mo na yung nagyayakad sa inyo ay hindi mabuti ang idudulot sa'yo, huwag mo nang itry kasi kung paano niya sinisira ang physical niyang katawan, ganun din ang gusto niyang mangyari sa iyo. At yun ba ay kalooban ng Diyos? Hindi, sapagkat ikaw ay templo ng Diyos. Tinawag ka niya sa kalpunan ng maraming tao upang ilayo ka sa pagkakasala, upang ilayo ka sa kapahamakan, upang ilayo ka sa pagsira niya sa kanilang physical na katawan. Alam niyo po ba, isipin lang natin, mabuti. Hindi
yung realidad ng buhay. Ano ba yung ginagawa ng sanlibutan sa ngayon? Di ba sinisira? Pag tayo ay testimony ko po, meron kasi nakashare ako sa kahapon. Dati po itong lalaki ito ay lasingkilo. Wala siyang sabi na sa akin, puntahan mo dito, sabi niya. Puntahan mo dito at ipag-pray mo. Kasi sinisiran daw niya. Ngayon, nung sinisiran niya, ang sagot daw sa kanya, hindi totoo yan, sinungaling ng Diyos. Ito yung sagot sa kanya. So, sa totoo lang, hindi ko naman ibang tao talaga. Parang konektado sa pamilya. So, humingi niya siya na akong pumunta para daw ipag-pray ko. Nakarating na po siya sa sakit ng dalawa. Naka-wheelchair na siya. Nakakita. So, hindi na siya magpatay. Kahapon, ang haba po ng usapan namin, habang ako ay nagbaba ang linis namin po. Ang sabi niya, sinishira daw. So, itong ang sagot niya is, nung nagsishare daw siya, sabi ba naman sa akin sinungaling ng Diyos. Bakit mas sa akin sinungaling ng Diyos? Kasi nakarapay pa rin siya hanggang ngayon. Dahil nananalangin siya, hindi siya pinagkakalim. Teka muna, bakit sabi ko, itanong ko nga sa kanya, noong time ba na meron siyang lakas na ibinigay ang Diyos sa kanya, pinangalagaan ba niya? Di ba yung nabuso niya? Sinabi pa ng Diyos na sige, magpakalasing ka, gawin mo lahat ng bisyo mo. O di ba? Hindi naman Ang sabi ng Diyos mamuhay ka ng naaayon sa kanyang kalooban. At nung time na ikaw ay nagbibisyo, nung time na siya ay punong-puno ng bisyo sa katawan, wala namang pumigil sa kanya, di ba? Nagpasasa siya sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya. Dahil yung kalusugan, binigay ng Diyos sa'yo yan para gamitin mo sa kabutihan, magtrabaho ka ng tama, maglingkod ka sa Diyos ng tama. Pero hindi mo yung pinili. Yung kabutihan, yung pagmamahal at yung pagmamalasakit ng Diyos sa katawan mo, hindi mo pinili. Bagkus ang pinili mo ay yung makasanglibutan. Yung bisyo, yung pagsira sa physical mong katawan, ikaw ang may kasalanan kung bakit mo dinadanas siya ngayon. Hindi ang Diyos, walang kasalanan ang Diyos. Bagkus nag-alay pa nga ang Diyos ng kanyang buhay, di ba? Inalay pa ni Jesus ang kanyang buhay para lang sa'yo. At kaakibat sa pag-alay ni Jesus ng kanyang buhay, nakalagay doon ang lahat ng sakit at karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi mo matanggap ang kagalingan, nakaratay ka sa iyong higaan sa sakit at karamdaman? Dahil hindi mo tinatanggap yung biyaya ng Diyos na binigay sa'yo. Sinira mo yung katawan mo. Pagkatapos ngayon, sisisihin mo ang Diyos. Hindi, wala kang karapatang sisihin ang Diyos. Kundi ito ay kapabayaan mo. Alam mo na ang masama sa kalusugan mo, ginagawa mo pa. Nauunawaan natin bakit yung alak na yan. Sige, sabihin natin, naglilibang ka. Yes, ako naglilibang ka. Kung sobra-sobra naman, di ba, hindi ka na naglilibang. Pinapatay mo na ang sarili mo. Tapos ngayon, pag nagkasakit ka, titirahin mo atay mo, titirahin mo yung pili mo. Pag nagkasakit ka, iiyak-iyak ngayon sa Diyos. Ngayon, pag nakaratay ka na, sasabihin mo na, patalingin mo lang ako. Naglilipod ako. Ang puso mo nakikita ng Diyos. Kapag pinagaling ka niya, babalik ka sa dati mo. Hindi ka pagagalingin. Bakit ka pa pagagalingin? Kung sa pagkakita ng sakit at karamdaman, kung doon ka lang mababago at lubusang makamaliligtas ang kaluluwa mo, hindi pananatilihin ang Diyos yung sakit sa'yo, pababayaan niya na may sakit ka, nakarating ka. Kasi yung motivo ng puso at isipan mo, kakaiba. Pero kung ang motivo ng puso at isipan mo ay tunay na nagsisisi at humingi ng tawad sa Diyos at tunay na nag-aalay ka ng buhay,
pagpapakita ng kanyang mga latay ang lahat ng sakit at karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Kaya sa totoo lang, yung pang-aabuso natin sa ating katawan, kasalanan po sa Diyos. Opo, kasi yung alak, ito, ito yung totoo eh. Alcohol yan eh. Ano ang sinisira? O, masaya ka, nag-video, okay na, kumakanta, may sampel na film pa, nandun pa yung ramdam mo yung mga awit ng mga pag-ibig, ng mga nasaktan, labis na nasaktan. Ako sa mga alaal. Ako talaga gusto mo yung kanta na yun. Pain na pain mo talaga, nasa bitso, okay ka pa. Tumutumutumong ka pa talaga lang. Habang ikaw ay lasing. Totoo yan. Ito ba yung kalugod mo sa harapan ng Diyos? Ko, kasi ang sinisira mo, ang pinawasak mo, ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu ng Diyos. Lalo pa tayo mga Kristiyan. Sa mga makasalibutan, okay pa sa kanila yun. Kasi hindi pa sila nakakakilala. Ngayon, ikaw Kristiyano, pwede ka namang makisama. Huwag ka lang makisama. Pag sinabing makisama ka, sige, okay lang, samahan mo. Kung mag-iinom mo sila, sige, hayaan mo silang uminom. Basta sa'yo, juice lang sa'yo. Kaya, kainin mo yung pulutan nila. Nakikisan mo ka na, kaibigan mo. Pulos ka. Dati kayong magkakaklase sa mga video. Okay lang eh. Sa mga awitan, sa mga pasigawan, tsaan sa mga ano eh. Walang problema yon. Pero yung gagamitin mo na, gusto ko kasi silang masyarap. Sira, ilasin ka. Diba? Pagkatapos ipuwerta niya sa'yo, yun ba ang Kristiyano? Lasingiro ka rin, lasingira ka din. Kung totoo yan, hindi totoo yan. Basahin po natin ang Biblia. Hindi ko sinasabing itigil ninyo ang vision nyo. Wala akong pakialam sa vision nyo kasi kayo yan. May pera kayo. Kung alam ninyo na sobra-sobra sa pamilya mo, di bahala kayo kasi desisyon mo yan. Pero ang responsibilidad ko lang ay sabihin kung ano yung nilalaman ng Biblia. Nakukuha ninyo, hindi ko pinipilit sa inyo na magbago kayo kasi wala akong karapatan. Hindi ako ang bumabago sa puso ng tao. Ang tanging responsibilidad at tungkulin ko lamang ay ipangaral ang katotohanan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tanggapin nyo para sa kabutihan ninyo, para sa paglago ng iyong espiritu, para sa tagumpay ng buhay ninyo. Kung hindi ninyo tatanggapin, para din naman sa kapahamakan ninyo. Totoo naman po. Totoo yan. Yung makasaad sa Biblia talaga. Yung sinasabing mamuhay tayo na naayon sa kalooban ng Diyos. Gusto mo maging matagumpay ang buhay mo? Sikapin mo na baguhin ka ng Diyos. Kasi wala ho ang kahit na sinang pastor o magagawa o lingkod ng Diyos ay walang kapangyarihan na magbago sa buhay ng isang tao. Tandaan ko natin. Ang meron lamang kapangyarihan na magbago sa buhay ng isang tao ay ang Espiritu ng Diyos. Pero kung kayo ay tinatanggap ninyo ang pangangaral ng salita ng Diyos, mapalad kayo. Ibig sabihin, meron kayong tunay na pagpapakumbaba at naghahangad kayo ng lubusang kapangyarihan ng Diyos na makita sa inyong buhay. Sa inyong mga pamilya. Totoo po yan. Ilang taon na tayong Kristiyano, pero may bisyo ka pa rin. Minsan, magtatago ka sa likod at nanginigarilyo ka. Eh, sino yung sinisira mo? Eh, totoo yan. Gawin ninyo kasi, pamilya nyo. Kung ang bisyo ninyo ay ang isang araw, tatlong kahang sigarilyo. Sabihin na natin na isang kahang sigarilyo. Magkano ang halaga ng sigarilyo ngayon? Magkano? 120 ang isang kaha. Hihit-hitin mo yun sa loob ng isang araw. Diba? Totoo.
katotohanan. Sa Banalag 20, meron ka ng 2 kilong bigas na mabibili, tama? So, ang kapalit po ng 2 kilong bigas, ilan ang anak mo? Sabihin na natin na ang anak mo ay 2 o 3, kalahating kilo, makakain ninyo sa isang pamilya. So, ibig sabihin, yung 100, makakakain na ng 2 araw. Dalawang araw, di ba? 2 araw kainan ng buong pamilya. Mabubusog na. Tapos sa'yo, gagawin mo, 1 araw lang nahihitan. Ngayon, yung nicotinon, bumabalot yan sa baga mo. Kuha natin, bumabalot yan sa baga mo eh. Pati sa puso mo, apektado na yan. Unti-unti yan. Kasi iniipon yung puso sa loob. So, pag marami na, ano na ang mangyayari? May sakit ka na. Tingnan na may sakit ka na sa baga. Tapos nanginari na, nagiinom ka pa, ano ang tinitira? Yung baga, yung atay, di ba? Yung kidney. So, nagkakahalo-halo ngayon. Ito na! Dumating na yung lahat ng sakit sa iyong physical na katawan. Dahil sa ordinaryong pamilya, walang ipon. Dahil ang naipon, hindi naman lahat napunta sa pamilya eh. Totoo, di ba? Hindi lahat napunta sa pamilya dahil napunta sa bisyo. Mas malaki ang napupunta sa bisyo kaysa sa napupunta sa pamilya. Di ba? Kasi sa isang kahang sigarilyo, dapat 2 araw na kainan na sa 3 ang anak. Dahil kalahating kilo, di ba? 4 na kainan pala, so 2 araw. Ngayon, napunta lang sa isa. Ibig sabihin, mas mahal ang bisyo kaysa sa pakainin mo at sustentuhan mo ang sarili mong pamilya. Hindi ba nare-realize yan ngayon ng mga tao? Na habang ikaw ay nasasarapan sa bisyo mo, sinisira mo yung physical mong katawan. Totoo po yan. Sa palagay kaya natin, yung isang hit-hit mo ng sigarilyo na bumabalot sa baga mo, ilang gamot ang kapalit mo? Di ba mas mahal ang gamot kaysa sa bisyo? Ngayon, saan tayo kukuha dahil wala naman po tayong ipon? Well, ordinary ang tao lang eh. Yung kinikita mo ngayon, kulang na. Di maghihingi na tayo sa gobyerno. Ang gobyerno na ngayon ang ating tatakbuhan. Munisipyo, DSWD, para sa pagpapagamot. Pag hindi pa tayo napagbigyan sa paulit-ulit, galit na tayo ngayon sa gobyerno. Pero kanino kasalanan? Di ba sa sarili natin? Sa sarili natin, maling posisyon. Totoo po yan. Kung pinalaya ka na ng Diyos, palayain mo na ang sarili mo. Kasi sa totoo lang, simula nung may si Jesus ay namatay sa krus, meron ka ng kalayaan eh. Simula nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, may kalayaan ka na. Pero kapag ikaw ay nagpapatuloy sa ginagawa mo, sa bisyo mo, sarili mo ang hindi mo pinalalaya. Kaya ngayon, ikaw ay nagkasakit, ikaw ay nakaratay, ang Diyos ngayon ang sisisihin mo sa ginawa mong pagkukulang, sa ginawa mong kasalanan, sa ginawa mong pagbibisyo at pagsira sa kanyang pinto. Tapos ngayon, ang Diyos ang sisisihin mo. O ilimpiyan mo nga, pupuntahan mo. Mabuhay na ba eh? Nung kaluluwa mo, nakahanda na ang impyerno, napapasukan sa'yo. Diba nakakalungkot? Totoo po yun nakakalungkot. Kaya sana habang nandito pa tayo sa lupa, isipin na natin mabuti yung ating pinadumasan. Isipin na natin mabuti. Masarap ang bisyo, pero pag tayo ay inumupo ng sakit at karamdaman, medyo pati pamilya mo mahihirapan. Pati ang gobyerno, madadamay pa dahil sa may
isang templong banal ang inyong katawan. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 21, at sa pamamagitan niya nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Nakukuha niyo? So nagkakaugnay-ugnay, nagkakasama-sama tayo, kaya ang tawag na sa atin ay church. Maraming bahagi yan ang bawat isa. Ikaw, binago ng Diyos. Bakit nag-alay ka ng buhay? So yung Espiritu ng Diyos ang kumikilo sa puso mo ngayon, sa buhay mo. Kaya kung dati ikaw ay umiinom ng tatlong Red Horse sa isang linggo, ngayon, medyo isa na lang yun. Diba? Yung mga karang-karaka, mabilis na nababago. Kuya, kasi ang kalaban mo, sarili mo eh. Sarili mo ang kalaban mo. Kaya kapag mahina ang pananampalataya at pananalangin mo sa Diyos, magugutuman ang puso. Kaya dapat ang isang tunay na Kristiyano sa puso, hindi sa puso. Diba? Sa puso po ito. Kasi ikaw ang nagdedesisyon at ikaw ang magdedesisyon. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 21, uulitin ko po, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. So kaya tandaan po natin na ang tawag sa iyo ay templong banal. Bakit? Dahil nasa sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, ikaw ay Kristiyano na. Siguro naman wala ka na doon sa karakusan. Siguro naman dahil ikaw Kristiyano na wala ka na doon sa Cagayan. Wala ka na sa Bicho Oplan. Kasi ano na eh, medyo ilang ka na eh, di ba? So kung gusto nilang mag-video, okay, o di ba nga lang sila, next time na lang, puntahan na lang kita sa bahay bilang magkakaibigan tayo. At doon mo siya siran. Di ba? Yung walang time na walang alak. Yung time na walang panganib, kumbaga, sa iyong pananampalataya. Last verse po, dito ako magtatapos sa Colossians, as a first Peter, unang Pedro, chapter 1, verse 14 to 17. Ang sabi po nito, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos. Pakinggan nyo po mabuti ha. First Peter, chapter 1, verse 14 to 17. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So yung hilig ng laman, yung ginagawa nating mga bisyo, ginagawa lang yon ng mga wala pang tunay na pagkaunawa. Kuha natin, maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. So ito, yung paglalasing ba banal? Diba hindi? Yung pagmumura ba ay banal? Hindi. Yung pagsusugal ba ay banal? Hindi rin, diba? Yung matinding galit ba, yung mayat-maya ba ay galit? Ito ba ay banal? Hindi rin, di ba? So, ang sabing ganon, magpakabanal kayo sa lahat. Sa lahat ng inyong ginagawa. So, lahat ng bisyo, alam natin na hindi yun ang kalooban ng Diyos. Verse 16! Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ayan po, di ba? Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Number 17, last verse. Walang itinatangi ang Diyos
pinahahalagaan niya ang bawat isa ayon sa mga ginagawa nito. At yamang tinawag ninyo siyang ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. So ano sabi? Kasi meron na ang atiran eh. Wala namang itinatangi ang Diyos at hindi nagtatangi ang Diyos. Yes, tama. Pero ang iniisip nila is in general na kahit ka gumagawa ng ganon, kahit ka gumagawa ng karumal-dumal, ay hindi ka itatangi ng Diyos. Ito kasi basahin mo natin mabuti at intindihin. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginagawa nito. O saan bumabase ang Diyos? Sa hindi pagtangi. Diba? Sa iyong ginagawa. Basihan po, binabasihan ng Diyos yung ating mga ginagawa sa kanyang harapan. Kaya naroon po na dapat na makita sa ating mga buhay. At yamang tinawag ninyo siyang ama, igalang ninyo siya bilang kayo'y habang kayo'y nabubuhay. So tinawag mo palang ama ang Diyos, ipakita yung tunay na paggalang sa kanya. At bilang alam mo ngayon na ang katawan mo ay templo ng Espiritu ng Diyos, igalang mo yun, irespeto mo yung iyong katawan upang hindi ka magkaroon ng sakit at karamdaman. Naunawaan natin? Kasi kapag ginagawa mo yung hindi tama, sinisira mo ang iyong katawan. So, ibig lang sabihin ito, ang sabi ng ganon, ay wala kang paggalang sa Diyos. Wala kang respeto. Hindi mo nire-respeto yung paglikha ng Diyos sa'yo. Hindi mo iginagalang ang desisyon ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ang nasusunod. So, kaya yan. Tingnan natin mabuti kung ano yung ating mga ginagawa. Totoo bang may paggalang ka sa Diyos? Kung may paggalang ka sa Diyos, may paggalang ka sa salita ng Diyos. At pag may paggalang ka sa salita ng Diyos, may paggalang ka sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Naruwaan natin. Yun yung mahalaga eh. Kung talagang may respeto ka sa Diyos, nire-respeto mo rin ang kanyang mga salita. Pero bakit? Kasi wala kang respeto. Kasi hindi ka naman talaga tinawag ng Diyos. At wala ang puso mo sa Diyos. Kaya tandaan, kung gusto po natin na maging matagumpay ang ating mga buhay, dapat po igalang natin ang Diyos. At tandaan ang pag-alang natin, igalang natin ang kanyang mga salita. At pag iginalang natin ang kanyang mga salita, igalang mo ang iyong sarili. Bilang tanda na ito ay tinuturing ng Diyos na templo niya. At makikita sa ating mga buhay ang pagkilos at galaw na kanyang Espiritu. Lahat po tayo ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Salamat po, dakilang Ama, patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Lord God, siluhan mo po sa aming mga puso ang mga salita mo na napakinggan ng bawat isa. Patuloy lamang po, O Diyos, na makita ito sa aming mga buhay. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa malawakang pangunawa. Salamat sa pagtawag mo sa amin. Salamat sa patuloy po, O Diyos, na kalakasan at biyaya. Dalangin ko po sa iyo na siluhan mo sa puso ng bawat isa ang mga salita mo ito at makita po nawa sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo pong palakasin, patatagin, at patuloy na palaguin ang spiritual na buhay ng bawat isang makakapakinig at patuloy na nakakapakinig ng iyong mga salita. Patuloy ka namin pinupuri, Ama, at pinasasalamatan sa umaga ito.
Ito po ang ating samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po ay